dire-diretso na po ng Cavite ng Laguna at kung saan-saan pa po napupuntahan ng ating mga motorista. Ayan po. At dito naman po tayo sa kabilang bahagi. Iyan naman po ang nanggaling mismo ng South Luzon Expressway. Dumaan po at nangiti sapagkat ngayon nga po ay wala pang pagtataas. Ewan ko lamang po sa Lunes. Iyan naman po ang ating papakita dito rin sa ating programa. At siyempre po doon naman sa may EDSA po. Kung inyo pong hindi alam sa ngayon, ang kalagayan po ng trapiko doon, ang traffic pa rin doon sa may southbound mula po sa Kamuning at hanggang dyan sa may Pitwason. Pero yan lang naman po sa ngayon ang problemang nararanasan. Pero mamaya po bago matapos ang sapol, ay naku po, marami na hong trapiko na inyong matutunghayan. At dito nga po ang napansin namin ng aking PSG. Dito po, yung mga tao pong nagmamaneho, eh lagi hong nakangiti at para hong laging may sinasabi. Dito po mismo, sa ganitong bahagi, ang kanila pong sinasabi sa kanilang bibig, parang belated happy birthday. Ito po ang sanhi. Ito pong mapapakita natin. Sana po itutukan po ninyo sapagkat ito pong taong ito ang nagiging malaki po. Hindi naman ho perwisyo, pero ho pagngiti po sa mukha ng mga tao. Dahil ho sila ay parang ito ang kanilang idolo. Ayan ho, oh, gwapong gwapo. Parang kilala ko to eh. Parang lagi ako napapagalitan ito. Pero ho, may mensahe ho siya sa bandang ibaba. Ito po, sana ho ay inyong makita at inyong pong tungayan at sundin. Drive safely. Oh, di ba? Belated happy birthday, Daddy. Ito pa rin po ang inyong Makata. Saan mang lugar ay inyong kasama, ang Makatang Cool na Cool. Dito po sa Sapul. May hindi kita papagalitan sa araw na ito. Good job. Ika nga. 6:34 a.m. Balikan natin ang patuloy na kontrobersiya sa PAGASA. Inamin nga kasi ng bagong OIC ng ahensya na hindi niya talaga gamay ang meteorology. Eh bakit ka nalagay dyan at ba't mo tinanggap yung trabaho? At ang DOC Secretary na nagpatanggal kay Prisco Nilo sa PAGASA, bayaw daw pala ni Executive Secretary Jojo Ochoa. Patay kang bata ka. Sa pool ni Marlene Alcaide, ang balitang yan. Tatlong buwan magsisilbing OIC na PAGASA si Dr. Graciano Yumol. Graduate siya ng Bachelor of Science in Geology sa UP at nag-Masters pa sa University of Tokyo. Pero hindi siya meteorologist o isang eksperto sa pag-aaral ng weather o klima. Aminado si Yumol na hindi niya gamay ang trabaho ng isang meteorologist. Kaya nga daw si Dr. Nathaniel Servando ng PAGASA ang bahala sa weather forecasting. Very clear yung three months ko. I would just look at the admin aspect. Kung sinabi ni Secretary Monteo na, oh Jun, lipat ka sa PAGASA and you will head the forecasting division, ah, we will be in big trouble. So syempre, di naman ako marunong eh. Hindi naman maiwasan ng ilan na ikumpara si Yumol kay Dr. Prisco Nilo na pinalitan niya. May PhD sa meteorology si Nilo at nagsilbi ng 27 taon sa PAGASA. Sinibak si Nilo noong isang linggo dahil sumablay daw ang forecast ng PAGASA noong bagyong Basyang. Wala akong sama ng loob sa ating Pangulo, no? Kay President Noynoy Aquino. At of course, meron pang pain. Hiling naman ni Yumol, huwag na silang ikumpara ni Nilo. Hintayin na lang daw ang malaking pagbabago sa ahensya tulad ng oras-oras na forecast tuwing may bagyo. We're now going to partner with people. Lang kalang expertise is really communication. Kunyari, Tropical Storm Esther is moving north-northwest. Yeah. Diba, samantalang, kung sabihin mo na from Cagayan, Bali, going to Taiwan, mas madali maisip, di ba? Pero di lang si Yumol ang may issue ngayon. Ang bagong upong DOS ni Secretary Mario Montejo, brother-in-law pala ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Please don't put any political color but because he's more than qualified. Again, the appointing power is the President, not Secretary Ochoa. Marlene Alcaide, News 5. Maganda. Maganda ang balitang yan at expose na yan. Maraming kababayan natin na hindi nakakaalam na magkamag-anak pala yung mga yan. Dugtong. May dugtong-dugtong lang pala yan. Dugtong. Kawing-kawing. Kawing-kawing. Pero okay lang ho kung sana naman ito si DOST ay talagang may papamalas na kagalingan sa trabaho na yan, Martin. Eh kung wala, di ba? Samantala, mukhang napapadalas na ang pag-iinspeksyon ng gobyerno sa mga estero sa Maynilaan. Desidido raw kasi silang linisin ng mga ito para maiwasan ang pagbaha. Bukod dyan, may naisip din daw ang DPWH na eco-friendly na solusyon sa problema. Alamin kung ano yan sa report ni Fritzy Cabial. Pagkatapos ng biglang inspeksyon ni Pangulong Aquino sa mga estero malapit sa Malacañang noong Martes,
Sumunod naman sa biyaheng estero ang ilang opisyal ng DENR, MMDA, DPWH, MWSS at ilang pribadong organisasyon. Pursigido ang grupo na linisin at buhayin ang mga estero sa Metro Manila, pero aminado sila, parang milagro ang gagawin nila sa mabaho at maitim na tubig, pati naglipa ng basura sa estero. Sobrang lala po, sobrang lala. Kaya dapat talagang ayusin na. Habang nilalasap ang kakaibang amoy ng estero, naisip ng DPWH ang isang paraan para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Gagamit daw sila ng coco netting, imbes na konkretong protective slope sa mga estero. Bukod sa eco-friendly, pag nilatag ang hinabing net mula sa mga baon ng niyog, ang sisip-sip sa ulan. But with the use of this technology, no, and minimize the use of concrete, you really help the soil absorb some of that rain. Ginagamit na raw sa mga bansang tulad ng Japan at Germany ang coco net. At ang pinanggagalingan nito ay dito lang sa Bicol. Pero sa huli, walang epek ang anumang teknolohiya kung patuloy raw na ituturing ng mga Pinoy na isang malaking basurahan ang mga estero. Fritzy Cabial, News 5. Nag-rally sa harap ng tanggapan ng ombudsman ang ilang residente ng Tagaytay. Panawagan nila dinggin na ang mga kasong graft laban kay MMDA Chair Francis Tolentino. Inireklamo ng mga relista ang pagkakatalaga ni Kay Tolentino sa MMDA sa kabila ng mga kasong nakasampa sa kanya noong 2009 pa. Aabot daw kasi sa 130 million pesos ang nawala sa pera ng Tagaytay noong mayor pa si Tolentino. Pati ang mga negosyante doon humirit din ang reklamo. Ginigipit daw sila ng gobyerno ng Tagaytay habang wala naman daw nangyayaring development sa naturang lugar. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang ipagbabawal sa pag-access ng mga social networking sites tulad ng Facebook at Twitter sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero mismo Malacañang hindi sang-ayon dito. Alamin kung bakit sa report ni Maricel Halili. Patok na patok sa mga Pinoy ngayon ang paggamit ng social networking sites tulad ng Facebook at ng Twitter. Pero kung entertaining ito sa iba, para kay Marikina Representative Romero Federico Kimbo, isa itong sagabal, lalo na sa mga empleyado ng gobyerno. Kaya ang kaniyang panukala, ipagbawal ang paggamit ng Facebook sa lahat ng government agencies. Pero ang Malacañang, duda kung kailangan pang gumawa ng batas para lang disiplinahin ang mga Facebook addict. Hindi na siguro kailangan ng batas dyan. Ang kailangan lang naman dyan, igawan ng pulisiya yung bawat departamento. Kailangan din daw kasi ang networking site sa ibang government companies, tulad na lang ng communications group. If Congressman Kimbo wants to push the bill, I mean, that's his right as a lawmaker. Ang ano lang sa amin, parang, is it necessary to have a bill or can we just do it without passing a bill? Ano yung mas simpleng paraan? Ang ibang ahensya nga ng gobyerno, tulad ng Finance Department, Supreme Court at PNP, balak na ring magbukas ng Facebook account para mapabilis ang kanilang serbisyo. Pwede naman daw kontrolin ang paggamit ng Facebook. Dito sa new executive building sa Malacañang, pili lang ang mga departamento na pwedeng makagamit ng Twitter at FB. Maliban sa press office, karamihan sa mga computer, nakablock ang networking sites. Sa amin, kailangan namin eh, kasi we're just one source, we're just one side to the coin. We are the source of information. However, how do we ensure or monitor that what we inform the public is being received well or not? O kunyari, kung break time, pwede siguro. Pero kung talagang buong oras mo eh, naka-focus ka sa Facebook as in personal lang, hindi rin ako sang-ayon doon. Pero paalala pa rin ng Malacañang sa government employees, bago ayusin ang pananim sa Farmville at magluto sa Cafe World, aksyonan muna ang pangangailangan ng publiko. Maricel Halili, News 5. Napuyat ang ilan sa ating mga kapatid para masaksihan ang isang meteor shower kagabi. May nasa pool kaya sila sa kabila ng maulap na kalangitan. Ang balitang yan sa pool ni Jeff Caparas. Animoy field trip sa isang science museum ang eksena sa Pag-asa Observatory kaninang madaling araw. Lahat nag-aabang sa magaganap na meteor shower sa Kalawakan. Inaabangan ng lahat ang meteor shower na ayon sa Pag-asa na